yun guys, self-service sila dito sa may GU, so language tayo, and then English syempre. And then, ayan, mag-start tayo. And then, right after mag-start is, pindutin natin yan, barcode. Pakita lang natin yung ating GU application. Lagay muna natin dito yung ating napamiling basket. And ayan, pakita natin yung ating ID barcode. So, ayan siya, waiting muna na ma-scan siya. So, ayan naman yung babayaran natin. Na-scan niya na lahat ng laman ng basket. So, ang galing, pinatong mo lang. Tapos, alam mo na kung magkano lahat yung mga babayaran. Nag-withdraw ako, guys. Tapos, ito yung resibo. Pakita ko sa inyo paano ang galing. Oh. Maaano na siya. Makaklash siya. Pasok ko lang dyan. Yan. Galing, diba? Kasi for personal. Wala lang. Shinare ko lang. Yeah. Tingnan nyo yung ano, elevator dito. Transparent siya. Parang pinaparod natin penthouse. Wow, penthouse? Ako talaga. Ayoko nun, may namatay dun. Gigil mo ako. Ganda ng sample mo. And welcome back to another vlog. Maarte. So for today guys is a Sunday family day. At the same time is kukunin na namin yung pinadevelop namin picture ng third birthday ni Aki-kun. And magkakaroon kami ng konting pamimili para sa preparation ng third birthday nga ni Aki-kun. So guys, samahan nyo kami and ipapashare ko kayo or ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita dito again sa Japan. So, mag-start muna tayo sa ating OOTD. Hindi kami ngayon naka-family OOTD dahil masyado ng malamig. At the same time is, yung mga damit ni Aki-kun is malilit na sa kanya. And wala pa kaming mabili ngayon na pang family OOTD. So, ayan lang muna ating family OOTD. Hitek lang ako sa loob. At the same time, ito na yung aking palabas. So, si Papa and si Aki-kun is nasa labas na. And ako na lang yung hinihintay. So, tara na guys! Guys, nandito na yung picture ni Aki-kun. I-check natin kung maganda. Siyempre maganda to. Siyempre picture to niya. Hindi. Ang ibig sabihin kung ano. Siyempre nakalimutan na namin yung ano niya nun eh. Yung mismong... Mismo ako kumuha. Ano niya. Facial expression niya nung kinukuhanan yung pictorial na yon. So tingnan natin ngayon kung naging maganda talaga yung mga napili naming ano, picture. At the same time is kung maganda yung pagkakadevelop. Kasi iba-iba yung mga paper or iba-iba yung ano. Paano nila i-develop? Merong glass type, yung katulad last year na ginawa namin, tapos merong paper lang, and yung sizes. Tingnan natin kung ano, fit ba sa, or tama ba sa napili namin nung nakaraan. So, ayan siya. Wait lang. Nasa likod si Papa and si Aki. Pakita ko lang sa inyo ng very quick yan. Huwag kayong matutumba. Ayan siya. Ayan siya. Tingnan natin. Mamaya ako na ipapakita ng buo. Pagpasok sa loob is nag-present lang ako nung binigay nilang resibo last time nung pictorial. Isang at the same time. Resibo? Resibo. Resibo. At the same, nag-ano ako at tatter. And at the same time is pumirma ako na na-receive ko na siya. And pinakita nga sa akin isa-isa yung mga picture kung okay ba daw yung picture or kung tama ba yung mga sizes na ibinigay nila sa amin. So magpakita ako ng isang sample. So ayan siya. So yung print namin is medyo marami. So, oo, medyo marami siya. So, for example, this one, yan siya, naka-cover pa siya ng ganyan, and ayan, naka-ganyan siya. So, sa loob kanina is, isa-isa namin itong chinek. Although, isa lang yung pinakita ka na sabi ko, Zembu na, paki-check na lang, kasi kung tama ba, mama, iba yung picture na nabigay, char. So, for example, eto. Wow, ganun ang tawa ni Aki dito. Ang pogi. Ayan si Aki cute. Sobrang malaki siya. Ito kasi napili naming size ngayon. And ito yung napili naming parang ano, style lang pagkaka-printout. Before kasi is glass type. And meron kami napiling glass type, panay glass type. Ngayon naman is mga ganito naman yung pinili ko. Parang portrait style siya para pwede talaga siyang ilagay sa dingding. So ayan siya. Sobrang
Mamaya, pakita ko uli sa inyo yung sa bahay na natin. Isa-isahin kung ano yung mga na-develop ne. Tapos ngayon, punta muna tayo sa annex na pupuntahan natin. Yan, namimili si Papa ng mga Pokemons. Pokemon ng itlog. Galat ka, Stem. Si Aki, oh. Bising-bisi siya, akala niya sa kanya. Na, Pokemon ka na rin. Bago. Nandito kami, guys, sa bilihan ng mga Kojima particular. Magbibili kami ng regalo para sa pamangkin namin ni Papa kasi magbe-birthday. So, anong Christmas kasi ang sinabi sa amin ng pamangkin ni Papa or pamangkin namin na gusto niya ng Pokemon. So, ayun, birthday niya ngayon. Ayun yung bibilhin natin para sa kanya. So, namimili na si Papa dito kung ano magugustahang Pokemon. Ako kasi wala akong alam sa mga ganyan eh. Mga laro-laruan, lalo na pag panlalaki. Si Aki, oh. Nakikipili din siya, akala niya sa kanya. Aki-kun, what do you want? Do you want to have a Pokemon toy, Aki? May gusto nung ganito. Anong tawag na ito? Gundam. Grabe oh, ang mahal din niya. Dalawang lapad, 22,800 yen. Pero sobrang laki na siya oh. Gundam Unicorn. Mga binubuo-buo. Meron din namang mga maliliit lang. 2,170 yen din. Dito sa section na to panay mga Gundam. Yan, iba't ibang mga sizes, iba't ibang character ni Gundam. Ayan, may malaki dun, oh. Nabi na. And si Aki, namimili siya. Another, ang paman na naman. Ito ba? Ito, ayaw mo to? May mga Marti-Martilyo. Ah, feeling ko, hindi niya magugustuhan. Hindi niya magugustuhan. Siya mga, ano siya. Learning toys din siya, no? Oh. Yung sinashow kay ni Papa kay Aki is ito, character ni Ampaman. Ano mang gagawin ng bata dito, oy? Nagko-collect rice cooker na Ampaman. Si Ampaman kasi guys is tinapay siya. And yung character niya, and ano siya, parang unisex. Pwede siyang sa babae na bata, sa lalaki na bata. Ayun. Babaeng character ni Ampaman. So. Pero meron nga din pang baba. Ano siya, unisex nga siya. Kasi tingnan mo, may rice cooker, oh. Di ba pag rice cooker, mga ano, babae? Ayan nga eh. Oh, si Beshi, oh, tinan nyo. Kuha lang yan siya ng kuha. Oh. Akala niya libre lahat sa mundo eh. Basta may makuha siya, hindi siya makapayag na hindi siya, wala siyang makuha. Aki, what do you want? Do you want that one? What's that? Tapos pagdating sa bahay, wala na pagdating sa bahay. Bye-bye ang paman. Oh. You put it back. If you don't want that one, you put it back. Very good. Okay. Oh, where's Papa? Papa. Tinawagan na lang para ni Papa yung pamangkin niya para sure kung ano talaga yung gusto character or kung anong klaseng Pokemon yung magugustuhan ba. Kasi nagsasalita na yung pamangkin namin eh. Nagsasabi na siya kung ano talaga yung gusto niya. Ganon, gusto niya matanggap. Kaya mas maganda is, yung magugustuhan talaga niya yung ibibigay namin. Ah, ito mga naka-display oh. Gantla. Ang gaganda din. Pero ano, pandalaki. Ayan siya. Ayan. Nag-video sila. Si Hiroki yan? Sa counter, and ayan na yung babayaran natin. Ano siya? Pinarap ko siya, guys. Tapos, natanong sa akin kung ano yung mga color ng wrapper na gusto kong iparap. Available daw sila sa red, aka, and middle. So, red, and green. Hi! Onegaishimasu. And guys, nakarap siya. Ang ganda ng paper bag nila, oh. Lahat ng mga brand na hinahawakan nila nasa paper bag. And siya, oh. Gomen, eh. Aki-kun! Aki! Ah, tingnan mo ko sa buto. Bibilihan mo ba siya? Lantan punta. Sige, tingnan mo. Ang grabing memory na itong batan to. Doko? Do you have money? Aki? Where's your money? Where's your money? Where? Where's your money, wa? Money.
Manny, papa. Where's your Manny? Oh, let's go na, papa. No, no, date. What do you want? Tingnan niyo yung ano, elevator dito. Transparent siya. Parang pinapalag natin penthouse. Mau penthouse? Ako talaga. Ayoko nun. May namatay dun. Gigil mo ako. Ganda ng sample mo. Dito sa baba yung mga pang-golf. Mag-golf tayo pa. Isang damit pa lang. Halos ilang ano na, libo. Kahit naghihirap ka, makapag-golf ka. Wag na. Hindi ko naman hilig yan. Palabas na kami nito, guys. Ito siya. Sa Spopia kami nang galing. Balik na kami sa sasakyan. Halos lahat ng supports dito sa Japan. Upa, yung mga ay. Kinagamit dito, makakabili po kayo. Ah, sa Spopia. Wow, Taroy! Ano na naman yan? Lahat ng bendo eh. Si Aki, lahat din eh. Inaanuhan eh. Pinapatos eh. Nag-withdraw ako, guys. Tapos ito yung resibo. Pakita ko sa inyo paano ang galing. Oh. Maaano na siya. Makaklash siya. Pasok ko lang dyan. Galing diba? Kasi for personal. Wala lang. Shinare ko lang. Ito guys, meron din dito mga nagbebenta ng alahas. Ayan, sa mga naghahanap ng gold, meron sila dito. Tapos, naka-sale sila ngayon. Naka 30% off sila sa mga selected items. So, ayan siya. Oh. Ito yung sabi ko kay Papa. Oh. Bilhin niya. Ayan, oh. Yung pang malakas. Ang grabe, sobrang kapal. Oh. Hindi kasi mahilig si Papa mag-accessories. Eh. Ayan siya. Pero cute lang din, investment. Kasi hindi nagbababa yung kanyang paano ba sabihin? Yung kanyang, paano ba sabihin nun? Quality? Hindi quality. Yung presyo. So cute din yung mga pendant. Ang kakapal. Nakalagay din kung anong size, kas ilang grams siya, ganyan. Tapos ano yung cut ng gold niya. For example, yung necklace. Anong klase ng cut ng gold niya. Ito siya. Ito pala yung pricing nila. Everyday kasi is per gram. Nag-iiba yung kanilang pricing. So, ayan siya. So, ayan guys. Self-service sila dito sa GU. So, pindutin muna natin yung language. And then, syempre, English. And then, hintayin lang natin. Ayan, mag-start na tayo. Tapos, ayan, inihingian ako ng kung meron ba akong GU application. And siya, ilagay muna natin dito yung basket. And ayan, kung meron tayong application, yes. Tapos dito natin siya i-scan sa part na to, yung ating GU application. Tapos ayan na, babayaran natin. Ayan na yung lahat ng babayaran na nakalagay dito sa ating basket. And then, tinatanong kung ilan ba yung laman ng basket. And then confirm natin. Then, kung kailangan ba natin ng bag or lagayan ng pinamili, syempre oo. Kung ano yung size ng bag, and kung paano natin siya babayaran, cash, credit card, or something, ganyan, pindutin natin cash, and then, ayan, hintayin lang natin. So, ayan siya guys, magbabayad na tayo, dyan natin ipasok yung ating pera, kapag paper siya, and then, tingnan natin ulit sa tablet kung may kailangan pang pindutin, ayan, tapos i-finalize na natin kung tama yung babayaran natin. And then, nandito sa babang part lalabas yung resibo and sa kanan naman yung sukli. So, ganun lang siya kadali. Sobrang bilis. And ayan, makikita mo din sa iPad or tablet kung magkano yung iyong sukli. Tapos ayan na siya. Charam! Ayan na, pinapak na ni Papa yung napamili namin from GU. Tapos self-service siya. Sa basket pa lang, na-determine na nila kung magkano, no? Kumbawa guys, nakauwi na tayo sa bahay after ng ating mga pinagagawa kanina. So, nakuha na namin yung pinadevelop naming picture for Aki-kun para sa kanyang third birthday. So, ipakita ko siya sa inyo kasi kanina ko pa siya gustong tingnan. Kaya lang hindi ko siya masyado makita dun kanina. So, ayan siya. So, ito yung lagayan niya kasi yung company is from Studio Ali. So, every time na may pinapa-develop kami or nagpapa-pictorial kami, is lagi silang may ganito. Or dito nila nilalagay yung kanilang mga dinevelop na picture or mga pictorial. Ayan siya. Ito siya. And magpakita ko ng ilan sa mga picture na pinadevelop namin, ha? So, ito is libre nila. Nagbibigay sila nito from
Mula nung 1-year-old si Aki hanggang ngayong 3rd birthday is meron silang libreng ganito. Sila na rin yung nag-provide nung album or nung pinaka book na kapag lalagyan nito. So ayan siya, ayan si Aki Kun. So ayan siya. And mag-start tayo dito sa isa. So pakita ko sa inyo, ito yung picture ni Aki. Ayan siya. Nakalagay siya sa isang ganito. Parang tablecloth or para siyang ano ba sabi nito? Ah, para ba siya? Hindi siya tablecloth eh, kasi parang bag cloth, yung parang ganun. So ito picture cloth. So ayan siya, ito yung sa loob niya. Ayan si Aki Kun, diba ang linaw, nakakatuwa. And kasama nito is, ito is pang wall type siya. So ang kasama niya is ito. Meron siyang, hindi ko alam po ano itong kasama eh, kasi first time namin magpa-develop ng ganito, yung pang hang sa wall or dinidikit sa dingding. So ayan siya, kasama niya is, what's this? Ito yung instruction kung paano mo siya ididikit sa wall or ihahang sa wall. So ayan siya, may kasama na rin siya mga double-sided tape. Ito yung double-sided tape. And sa likod is yung kanyang instruction kung paano mo siya ilalagay. So dito mo daw ilalagay yung mga double-sided tape para dumikit siya sa dingding. So ayan siya, per ganito or per picture na pinadevelop namin is meron siyang nakalagay na ganito or separate na nakalagay na ganito. So ayan siya, tapos pwede mo din siyang ihang ng ganito using hook. So ayan siya, 'di ba ang cute? Ito yung unang costume ni Aki na naka-develop or pina-develop namin. Another is itong isa, ganun din nakalagay din siya sa gantong cloth. And meron din siyang ganun. Yung instruction, yung way kung paano siya ididikit, ito siya. Ayan siya, instruction kung paano at the same time yung double-sided tape. And ito yung isang picture, yan siya. Ang costume naman niya is siya si Captain Hook. So, ayan siya na medyo naiiyak-iyak pa siya dahil hindi niya gusto yung, hindi niya mahawakan yung laruan. So, ayan siya. Ito is nahahang din sa wall. First time nga namin magpa-print ng ganito kasi before is yung mga pinapaprint namin is yung pang glass type, yan siya. Kasi gusto ko is yung napapatong lang sana sa table, gawa ng ayoko pang magbutas noon sa dingding. Pero ngayon is okay na or parang iba na yung gusto ko, okay lang sa akin na magdikit or magbutas sa dingding. And maganda pala to kasi kahit hindi ka magbutas kasi gagamit ka lang ng double-sided tape. Before is ito, yung first birthday ni Aki, kung mapapansin nyo. Ayan siya oh. Glass type siya, mabigat siya, ayan siya. Hindi siya pwedeng ihang sa wall. Pwede lang siyang ilagay sa countertop or sa mga table, console table kasi nga is mabigat siya. Meron lang siya parang ganyan sa likod para kanyang stand. So ayan yung first birthday ni Aki Kun, ito yon. Tapos ito na yung third birthday ni baby. So ayan siya. So para sa amin guys, is mas practical or mas comfortable sa amin ni Papa na magpa-pictorial si Aki Kun. Although mas medyo pricey siya kasi nga siyempre i-rent mo or kasama dun sa babayaran mo yung costume na gagamitin ng bata. At the same time is siyempre diba kasi iba yung mga ginagamit talaga nilang camera, mas maganda yung linaw, mas maliwanag siya, and yung mga background mas magaganda. So ayun, mas prefer lang naman namin ni Papa na ganun kasi sa mga costume, maganda yung costume niya. Inisip namin kung magdi-DIY bukod sa hindi maganda yung magagamit mong camera, at the same time is yung costume, pag bumili ka, ano naman pagagamitan mo ng costume after mong ipasuot sa anak mo para lang sa pictorial na yun. At the same time is, mas maganda kasi yung magkukuha talaga ng picture is professional talaga siya or pinag-aralan niya talaga yun. Tsaka parang kumbaga nakukuha na talaga nilang na magandang shots kasi marunong silang mag-aliw sa bata para makuha na nga na magandang shot or makuha yung magandang ngiti nung bawat subject na pinipicture na nila. So para lang naman sa amin, sa akin yun or sa amin ni Papa ha. Pero yung iba din kasi mga parents or yung iba din is gusto nilang mag-DIY. Syempre bukod sa mura is siguro meron din silang magagandang camera na hawak. At the same time is parang kumbaga memories din sa kanila na sila yung nag-take ng picture or ng memories ng mga baby na yan nung ganong edad. So pare-parehas lang naman yun ang gusto. Pare-parehas lang naman ang goal. Iba-iba lang naman din yung ways. So kami mas comfortable nga sa amin yung gano'n na nagpa-pictorial na lang kami. So that's it guys for this vlog. Medyo napagod ako para sa araw na to gawa ng marami kaming pinuntahan para sa preparation ni Aki Kun. And taong ito halos buong araw kaming nasa labas. And sobrang malamig na. So magpapaalam na ako guys and mag-aayos pa ako. I hope na nag-enjoy kayo para sa vlog na to. And don't forget to hit the like button kung nagustuhan nyo tong vlog na to. And
Mag-comment down below na rin kayo kung ano pa yung mga gusto nyo makita sa susunod na vlog or mga opinion nyo sa mga nakikita nyo. Basta maganda lang, ha? Joke. And i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan and sa inyong social media account. So that's it, guys, for this vlog. I hope na makita ko pa kayo sa mga susunod ko pang vlog. Salamat! Kaya sumi!